Itong hawak ko ngayon ay resident ID dito sa Dubai. At sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung paano makakuha ng ID na to. Kaya ikaw, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hindi ka pa nakafollow sa page ko, sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na at pag-usapan natin ang mga proseso kung paano makakuha ng ID na to. Let's go! Okay, so pag-usapan natin ang limang uri ng residence visa. Una na dyan ay yung student visa. Ngayon, ang student visa, mga alputero, ay para sa mga foreign nationals na gusto or nakapasa or natanggap para mag-aral sa UAE. Ngayon, pwede silang magkaroon ng sponsor mula sa isang residente tulad ng kapamilya nila na gusto silang kunin para mag-aral. O di kaya naman, pwedeng maging sponsor ang isang accredited university or colleges para mabigyan kayo ng student visa or para sa mga gustong makapag-aral sa UAE. Yung admission naman sa university, walang assurance yon na mabibigyan kayo ng visa dahil yon ay magdidepende sa certain requirements like kailangan nyo pumasa sa medical test, kailangan pumasa kayo sa background check, security check, mga ganon na requirements na kailangan yung pagdaanan at iba pang requirements na according sa UAE law. Okay? Ngayon mga kapatero, sunod natin yung tinatawag na family visa na sa tingin ko ay very common dito sa Dubai. Ito ay binibigay para sa mga close family member ng isang residente dito sa UAE. Example, yung magulang nyo, kapatid, anak, or asawa. Ngayon, para sa mga lalaki, kinakailangan nilang magkaroon ng at least 4,000 dirhams or 52,000 pesos salary, or di kaya naman 3,000 dirhams or 39,000 pesos. Plus, dapat meron silang accommodation na. Yan ay para sa mga lalaki. Para ma-sponsor nila yung kapamilya nila. At para naman sa mga babae, kailangan ang sweldo nila ay minimum at least 10,000 dirhams or equivalent sa 130,000 pesos. O di kaya naman, at least kumikita sila ng 8,000 dirhams or 104,000 pesos. Plus, kailangan meron na silang accommodation. So, yun yung pagkakaiba ng sa lalaki at sa babae na gusto mag-sponsor at mabigyan ng family visa yung kapamilya nila. Okay. Ngayon, di lang ako sigurado mga kapatero kung ganun sila ka-stricto at sinusunod talaga nila yung patakaran na yun o requirements na yun pagdating sa family visa. Pero, so far, yun yung alam kong information. Sunod natin, yung investment visa. Or, pwede rin natin itong tawagin siguro na business visa. Or, long-term visa. Ito ay para sa mga foreign nationals na willing magbigay ng kumbaga substantial amount of investment sa UAE. O di kaya naman mga negosyante na kumbaga ay makakapag-ambag sa kanilang ekonomiya. Ngayon, itong investment visa, ito yung may pinaka mahabang duration or pinaka matagal dahil umaabot ng hanggang 10 years yung binibigay nilang residency. Okay, next up is retirement visa. Ngayon, ito naman ay para sa mga tumanda na or medyo may edad na na gustong manirahan at magretiro sa UAE. At ang panghuli ay syempre yung working visa na kung saan yon ang meron ako dito sa UAE or dito sa Dubai. Unang-una mga alputero, ang kailangan, makahanap kayo ng trabaho. Pag nakahanap kayo ng trabaho, yung company nyo, yung mag-ready ng mga documents, ng mga papers na kailangan nyo para makuha yung ID. Okay, ngayon, ang pinakaunang gagawin na napaka-standard kahit saan naman ay magme-medical kayo. Okay, ngayon dito mga alputero sa
sa Dubai, sa UAE, para sa kalaman ng lahat. Exclusive na hospital or clinic lang sila na pwedeng puntahan mo para magpa-medical ka. Kung for example, sa Thailand, pwede kang pumunta sa kung saan hospital na lihiti mo para magpa-medical. Pero dito, mga alpudero sa UAE, may exclusive lang silang hospital na standard na doon ka lang talaga pupunta para magpa-medical. Lahat ng nagpapa-medical doon lang pumupunta sa lugar na yon. Walang binibigay na parang copy ng result ng medical mo unless mag-request ka ata. Yun ang pagkakaalam ko. Otherwise, pag hindi ka nag-request, walang result na ibibigay sa'yo. Basta, ang mangyayari lang doon ay ilalagay lang doon sa documents mo, sa papers mo na application kung fit ka or hindi ka fit. So, ang ginagawa is kukunan kayong tugo. Next is X-ray. Okay? At take note, mga alputero, eto ah, makinig kayong mabuti. Kasi, pag hindi maganda yung result ninyo, ay pwede kayong ma-block dito sa UAE. Ibig sabihin nun, hindi kayo pwedeng bumiyahe dito at lalong-lalo na hindi kayo pwedeng magtrabaho dito sa UAE kapag yung medical result nyo ay hindi maganda. Automatic yon na inideport nila agad kayo. So, ang payo mga alputero, bago kayo pumunta ng UAE, make sure na okay yung mga medical result ninyo para naman pagpunta nyo dito ay maging at least same yung result pag nagpa-medical kayo dito. Kasi pag sumablay yung result nyo dito, mabablock kayo sa UAE. So sabi nila, pag meron daw tumawag sa inyo mula doon sa pinag-pamedicalan mo, ay baka may problema yung results mo. Pag wala naman tumawag sa inyo, ibig sabihin nun ay fit, all clear kayo, then pwede ka na mag-proceed sa next, na which is pupunta ka naman ngayon sa Federal Authority of Identity Citizenship. Yun, parang ganon. Para kunan kayo ng fingerprint or buong fingerprint ng kamay ninyo. Okay, kaliwat kanan yan. Then doon na rin kayo kukunan ng picture or litrato ninyo para sa ID ninyo. Okay, ayun mga alputero, tapos na tayong fingerprint. Kinunan na lahat ng kamay, kinuha nila. Tapos mag-picture para sa Emirates ID. So, ayun! Ang next na gagawin nyo ay, kailangan nyo mag-attend ng class. Kumbaga to, information, orientation, kumbaga rights and duties mo bilang manggagawa dito sa UAE. Ano mga pwede mong gawin, mga advice na ituturo nila. Also, about sa kultura. Maganda siya kasi yung mga kwento niya is about din sa kung paano ka makakasave, ano yung mga bawal na gawin habang employed ka sa isang company. Yun, so, kumbaga yung video na yon, i-guide ka nila para maging maayos yung pagiging employed mo dito sa UAE. Okay? So, after nun, maghihintay ka na lang ng ilang days or a week bago mo ma-receive yung ID mo. Okay? Ngayon naman, mga alputero, sa ID, nakalagay doon, 2 years. Same with the visa na ilalagay or itatatak nila sa passport mo ay mayroon kang 2 years visa dito sa Dubai. So, ibig sabihin nga nun, inuulit ko na pwede kang maglabas-pasok sa Dubai at paalala lang, hindi ka pwedeng mawala ng lagpas 6 na buwan dahil automatic nilang i-cancel yung visa mo at babalik ka from the start. So, mag-a-apply ka na naman ng panibago. So, kung alis ka o lalabas ka ng UAE, make sure na before mag 6 months, kailangan nakabalik ka na ulit sa UAE. So, ganun yung rules nila dito. So, good luck sa inyong lahat mga putero, sa lahat ng gustong mag-abroad. Lalong-lalo na sa gustong pumunta ng UAE, good luck sa inyong lahat. At tulad ng dati, ingat kayo lagi.